Divine ay ang dekalidad na edukasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dekalidad na edukasyon? Halimbawa, one nito na kapag nabanggit ang pamantasan na yung pinagmulan ay mapapasunido ang lahat. Yung mga pamantasan na kung saan ay nakakapasang estudyante dahil sa may espesyal na proyekto silang ginagawa. Ang iba naman pamantasan ay pera ang labanan. Dahil sa takot ng mga professor na mawalan ng kita ay pinapasunila ang mga estudyante na walang karapatang pumasa. Paano naman kung baligtarin rin natin ang mga pangyayari at ang estudyante naman ang siyang libag kong ituring? Minsan, nagsisisi ako na nag-aral ako sa mababang pamantasan. Nasaan ang disiplina? Disiplina bang masasabi ang pagpalo sa isang batang maingay? Hindi mag-iingay ang bata kung ang guro ay nagtuturo ng mabuti at kung ang itinuturo nila ay kaaya-aya at kaingga-ingganyo. Pagkakaiba ng paaralan sa bahay. Malaki ang pagkakaiba ng paaralan sa bahay dahil sa bahay, hindi mo na kailangang bilhin ng tinta. Sapat na nga ba ang 14 na to ng pag-aaral para makamit ang kalidad ng edukasyon? Para sa akin ay hindi pa sapat dahil sa katulad ko na nag-aaral na 18 taon ay kulang pa ang aking nalalaman. Patuloy kong sinusunod ang hamon ng dekalidad na edukasyon. Yan ang tinatawag ng mga malinaw na patakaran hinil sa edukasyon. Hindi lang pa slogan-slogan tulad ng ginagawa ng ibang kandidato. Mahalaga ito dahil ayon sa National Statistics Office, ang projected population natin sa 2000 ay mula 93,506 ang hanggang 24,049,600. Ang aking masasabi tungkol sa pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay dahil hindi pinagtutunan ng pansin at pamahalaan ang edukasyon. Hindi binibigyan ng sapat na suporta financial ito. Hindi ang dahilan ng mga guro dahil sa pagbaba ng edukasyon. Ang katotohanan nito, marami tayong magagaling na mga guro sa Pilipinas kaya lamang ay hindi sila nabibigyan ng tamang pagpapasahod. Dahil sa ganitong kadahilanan ay marami guro ang nangihibang basa dahil sa liit ng sweldo nila. May iba't ibang dahilan kung bakit bumababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas, kakulangan sa guro. Nakikita natin ang pagsisikap ng pamahalaan na maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Isa sa mga pangunang hakbang na isinakatuparan ay ang tinatawag na K-12 na nadaragdagan ng taon sa pag-aaral. Ngunit hindi lang naman iyan ang layo ng K-12. Layunin din ito na bigyan ng mas magandang preparasyon ang mga estudyante papasok sa kolehiyo. Professional bang masasabi ang isang professor na halos 2 oras na ay wala pa sa klase? At kapag wala na siyang natatnan na estudyante ay magagalit pa. At kapag napag-initan ka ay aasahan mo yung makikulang mata ay drop or withdraw. At dito na po nagtatapos sa aking issue tungkol sa dekalidad na edukasyon.